Yung in-explain ni Tito Mark Nunez ng GCash, GCrypto, mas na-appreciate natin yung connection ng GCrypto at ng GCash para sa mga ordinaryong Pilipino. Kasi po, bakit? Kasi marami ng users ang GCash. Ginagamit natin yan actively sa mga transactions natin almost every day. Or baka majority of our transactions, especially the younger ones, ginagamit ang GCash. So, ang source mo ng fund sa GCash mo are your bank accounts na nakalink doon. Posible. Transfer ka ng pera from your bank account na nakalink papunta sa GCash mo and then pambabayad mo to your purchases ng goods and services. So, pag magta-transfer ka ng pera from your bank account, hindi ka naman nagtatransfer ng eksakto kung magkano yung kailangan mo eh. Usually, may pasobra. Let's say, ang bill mo na babayaran is 1,150 pesos. Usually, magta-transfer ka from your bank account ng mga 1,200 or 1,500. So, pagkabayad mo, may sobra ka ngayon, 50 pesos kung 1-2 yung tin-transfer mo. Yung 50 pesos na yon, pwede mo ngayong ipambili, okay? Kasi sukli na eh, di ba? Sobra na yon, parang sukli mo siya. Yung sukli na yon, pwede mo ngayong ipambili or ipalit ng crypto, no, na available sa GCrypto. Pwede kang magbodega ng Bitcoin. So, para kang nag-aalkan siya. So, lahat ng sukli mo, ipambili mo. I-convert mo ngayon ng crypto. And then, just wait. No, na mag-mature crypto market, wait for the next bull run, okay, and then look at yung mga naipon mong sukli. Yun yung pwedeng maging compounding over long period of time. You have to remember, pag chinek nyo po ang price ng Bitcoin, no, since its inception, average growth is 105%. Ibig sabihin, if you're going to hold it, mag-aalkan siya ka at least minimum 5 years, malaki yung chance na umubo yung pera mo. Basta longer yung iyong time frame. Yan. Follow and like for more updates!